Good morning, guys. Gusto ko lang kayong dalhin sa ano, sa isang lugar na liblib. Ito yung lugar na kung saan pag nai-stress ako, dito ako pumupunta. Pero dahil hindi naman ako stress, gusto ko lang siyang balikan. Parang naalala ko yung mga panahon na malungkot ako. Dito ako umiiyak mag-isa habang nagsasang trip, tapos parang nawawala lang yung problema ko pag pumupunta ako sa lugar na to. Sa taas siya ng bundok, guys. Kailangan pag may problema ka, maghahanap ka ng outlet. Kung wala ka mapagsabihan, lilibangin mo yung sarili mo, magda-drive, ganyan. Kasi wala namang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo pag nandito ka sa ibang bansa, di ba? Kaya ganito ang ginagawa ko. Aakyat ako sa bundok, tapos ayan, ganyan. Isang kahit gabi, hindi ako natatakot. Halos walang dumadaan na sasakyan dito, guys. As in, liblib, lalo sa gabi. Nakakatakot siya, pero pag stress ka, lalo pag may nararamdaman ka na nasasaktan ka about sa pag-ibig, syempre. Yan, ganyan. Dito ako pumupunta, guys. Pero gusto ko lang siyang balikan. Total, wala naman akong pasok. Gusto ko lang share sa inyo. Ganito ako pagka hindi ngayon, ah. Yung dati pa. Kasi I'm okay now. Kasi okay kami ng aking everything, ng mahal ko, kaya wala akong problema. Basta bigla ko lang siyang na-miss. Pero maraming ano dito, guys, maraming beso. Marami ditong paakyat siya, hirap yung sasakyan. Ano, rest house, beso, bagat. Nag-open air ako. Malamig pa naman yun. Hindi na ako gumamit ng aircon. Alam nyo, guys, pag may namimiss ako na isang tao, mahal ko, ganyan, pumunta ako dito. Tapos pag gusto kong umiyak, pumunta ako dito. Mahirap, eh. Pag nasa ibang bansa ka talaga, wala mong kape kundi sarili mo. May mga kaibigan kang malalapit sa'yo, pero syempre, may trabaho, hindi mo naman sila pwedeng istorbohin all the time. Diba? Kaya ganito ginagawa ko. Drive lang ng drive, ikot ng ikot. Medyo may nakikita ka pang bahay dito, eh. Pagdating doon sa dulo, wala na halos. Pero hindi naman dito ano, katulad sa Pilipinas na pag pumunta ka sa isang lugar na ganito, nakakatakot, baka mayroong NPA or what. Diba? O may multo. Wala naman, di naman ako naniniwala sa multo. Mas nakakatakot talaga yung buhay. Yun, guys, drive lang ako ng drive, ganyan. Tapos iiyak ako. Tapos kakausapin ko si Lord. Dito ako nag-ano, soul searching. Siguro tawag doon, hindi ko alam. Tapos kakausapin ko si Lord. Dito ako nag-ano, soul searching. Siguro tawag doon, hindi ko alam. Nakausapin ko ang Diyos. Kung sa tingin ng iba, hindi ako malapit kay Lord kasi hindi ako mahilig mag-post about sa mga ano, about sa Bible, ganyan. Pero ang alam ko, kakampi ko rin ang Diyos kung may problema ako.
Pero pagdating ko sa bahay, nalog na ako. Tapos naka-relax yung feelings ko, nakaluwag. Tapos ayan. Diba? Ang kipot. Basta may nakasalubong ka dito, nasasakyan ang hirap. Pero bibihira lang yung nangyayari. Lagi kong pagpasyal dito. Pag may problema tayo, guys, huwag na lang nating dibdiben. Wala na lang, wala naman mangyayari eh. Pwedeng umiyak. Tapos, hindi mo namamalayan, nakaka-recover ka na pala, nakaka-move on ka na, wala na yung dating, oops, merong mag-asawang ipon, oh. Anong tawag dito? Hindi mo na maaalala yung kung sino yung taong nanakit sa'yo, ganyan. Basta ganito lang ako. Tingin ako sa langit. Minsan nga meron akong dinala dito kaibigan ko. Tapos sabi niya, ate, next time pag stress ka, hindi na kita sasamahan. Ayoko pang mamatay. Sabi ko naman niya. Sabi ko, hindi naman. Ito lang. Meron kasi akong pinasukan na first time ko lang napasok. Diyos ko day. Saktong-sakto lang talaga yung sasakyan. Yung gulong. Isang pagkakamali mo lang. Hulog ka sa bangin. Yun yung time na parang hindi mo na kaya yung problema. Pero kaya pala. Walang ibibigay si Lord na problema na hindi mo makakayanan. So guys, ayan, ganyan lang. Ayan, wala sa taas na tayo ng bundok. Oops, merong ano. Nila ko yung pinto. Takot din pala. Hindi naman. Sanay na ako dito. Safe dito sa Japan, kaya okay lang. Yan, takbo lang ng takbo, sige. Tapos, yung mga moments na masasayan nyo nung ex mo, ganyan. Naaalala mo, iiyak ka, tapos iisipin mo rin yung pag nasasaktan ka na, nakalimutan mo na. Halos lahat na yata ng sulok dito sa bundok na to, napasok ko na guys. Ewan ko ah. Basta ako, alam ko, masaya ako. Mas na lumuluwag yung pakiramdam ko, mas yung dibdib ko ay nakakahinga ng maluwag. Ano pa dito guys? Kasya pa ang isang sasakyan pag nakasalubong. Pero delikado lang kasi may kanal, baka mahulog. Walang tutulong sa akin. Ayan, bangin na yan eh. Pero yung pinasukan ko, isang one time na ano, hindi ko na rin uulitin yun. Meron pang liwanag sa buhay natin, guys. Ito, umakyat tayo kanina, diba? So ngayon, pababa naman siya. Weird ano, pero ganun talaga eh. Oops, may sasakyan oh. Siguro nagmumuni-muni siya. Maka-stress din siya. May problema man tayo guys. Iiyak lang natin. Iyak lang. Tapos mawawala na yung problema eh. Sa una lang masakit lahat ng bagay. Yung pagkasasaktan ka. So, yan.
ano yan, meron tourist ano to eh. Ayun, nasa taas tayo ng bundok. Ayun, ang pantay na. Wait lang. Guys. Diba, nasa taas na tayo ng bundok. So, diretso lang. Dito makipot na talaga to.
ko dito yung nakikita yung sasakyan eh. Siguro may ginagawa. Pero yung pinasok kong bundok, umakyat, bumaba. So guys, ayan, sinar ko lang sa inyo yung mga moment na, ano, ibig sabihin yung lugar na pinupuntahan ko, pag malungkot ako, pag stress ako, tapos parang nawawala siya. So guys, dasal lang, pag may problema, tapos iiyak mo lang yan, hindi mo namamalayan, makakaraos tayo sa mga problemang dumarating sa ating mga pagsubok, dumarating sa buhay natin. Okay? So guys, bye!